Ayon, so yun ang mga kaibigan, we will be having our show match. Hello, night. Yon! Yon, parang yon! Umpisaan mo na ang malapit na intro sa lahat ko. Nangyari na ang nangyari at hindi natin alam tayo na pala yon. Pero eto na ang inaabangan na lahat, The Liga 2 contra Vida Show Match. Kumbaga parang pang main event na to, Baring Rob. Totoo yan. Yung ano natin, yung mga kapitang dito. Yes. Isipin mo, meron tayong Lex Aterna. Nandito si Kapitan, sila LeBron, sila Mavsi, si Wijibor, all in all, kompleto. Chin Valdez as well. Oo nga, kasama pa nila si Madam Nadine Lustre. Ayun na nga, ladies and gentlemen. Ngayon, medyo kakaiba ang ating type ng laro. Para lang sa mga bagong dating and of course, para sa mga hindi nakakagets kung ano nga ba yung rules and regulations ng ating laro. Kailangan mo lang protektahan yung bida. Ang tawag dito sa ating game is protect the bida. The bida. Yes. Yun na nga, Argoy. Ibig sabihin nito, lahat kayo ay pupunta ng all mid, lahat kayo ay magsusupport, yung bida lang yung magko-core, and ang pwede niyong gawin, protektahan siya, and patumbahin yung bida ng kabilang team. Yes, patumbahin for the exact 5 times. Oo. Pero may mga catch eh. Meron tayong mga parang technicalities, like pagka nag-teleport yung isang member, oo, there's a deduction of 1 point. May ganon. Yes, so bawal din silang mag-jungle at the same time. So, parang kung iisipin nyo to mga kaibigan, parang silang brawl na bawal umuwi. Yun na nga, bawal mag-jungle. Lahat kayo support, doon lang kayo sa mid. Basically, lagi tayong may clash. Yes. Lagi tayong may clash dito. And tama lang naman, syempre, kayo ang apat na lalaki, kailangan nyo talaga protektahan si Madam Nads. Totoo yan. Tapos, natin mga kaibigan, kung si Nadine Lustre dito ang magiging core hero ng mga bida, meanwhile sa mga kontrabida naman, it's Pokey, Mavsi. Si Mavsi as the Jennifer, it's actually Guinevere. Ladies and gentlemen, ang laro natin ay all mid. So baka bugbugan kagad ang mangyayaring laban, paring Rob Luna. Yes, salpukan kong salpukan dito mga kaibigan. Pero tingnan natin kung paano ipopost dito. Sa gitna kagad lumalaban si LeBron. Kakaiba to. Gusto ko to, Royal Rumble. Kumbaga sa wrestling, paunahan. Yes! Ayan na, nagkakapitasan. Pero dapat ang camera natin ay mag-focus kay Lady Luster. The Hilda. Yes, ito si Lady Luster, si Nadine Lustre dito, malaman natin. Ito ha, regardless kung may mamatay sa inyo, wala. Ang kailangan nilang makuha dito, it's either Lady Luster or si Mavsi. Si Mavsi, sa sobrang liit niyan, mahilig pa na, magaling pa naman, sumayko-sayko yan eh. Totoo. Hindi magpapahuli yan kahit huling-huli na. Totoo. Hindi aamin, pero dito with the magical thumb, tatalot. Medyo mababa na yung buhay, pero makakataas pa rin naman dito si paring Mavsi. Si Mavsi, umaamba-amba pa eh, no? Nako, Kuya Mavsi, tignan natin dyan. Saka gusto ko yung confidence ni Mavsi, talagang siya yung nauuna. Oo, siya yung nauuna. Sabi niya, itong mga kampi ko, nasa mali naman eh. Tsaka tignan mo to si Lady Luster, tamang chillax lang, paring rope. Yes, pero look at Papabi dito, papasok, pero tignan natin, wala siya masyadong kunat na mangyari. Pero Chin Valdez, half on life, pero might be able to disengage muna paring Manjin. Napamali ata ng connection dito ang team ng Kontrabida as Papabi will fall. Even though that is a Uranus pick. Siyempre, napakasakit pa rin. Wala pa rin malakas sa marami, paring Rob. Yes, so far dito, mga kaibigan, both of our core heroes, both ng ating bida, wala pang namamatay. Tingnan natin, pero nagkakapatayan tayo ng mga support. Sa Minotaur as well. Will falls down. Medyo lumalamang dito, sina Lady Luster. At tingnan mo si Lady Luster, tamang lakad, walk, trip lang, paring Rob. Exactly. Kung baga, bakit ko naman kailangan lumaban? Kasi protektado naman siya nung mga kape. Grabe yung pag-zone out dito ni paring LeBron. Totoo eh, no? Parang talo pa ni na LeBron Payne yung mga tunay na bouncer ni Nadine. Yes. Para makabaw. Ay, nako, pero nauli ata si Madam Luster, ladies and gentlemen. Pero nangyari, clash, medyo maguluhan laban. Pero ang camera ay pumupunta para dito kay Hilda. Buhay na buhay pa din. Payne will fall down. Papa B as well. Even Chin Valdez. Dalawa, tatlo, apat, ang daming namatay. Sa pool! Tumama pa yung pana, pero dito si Mavsi mukhang may susunod. Pero namatay na rito yung tropa nating si Lina. Pero yun pa rin mga kaibigan. Both of them parehas, Mavsi and Miss Nakin, wala pa rin namamatay. Buhay na buhay pa rin si Lady Luster dito. Again, the difference between
the lineup is that si Mavsi, pwede ka rin siyang mag-initiate. Yes. Ang magiging problema niya dito, ikaw na nagsabi na yung hero ni Nadine Lustre, mataas ang protection dahil sa shield. Exactly, exactly. Saka, the way you see Miss Nadine dito, pero hold that thought, paring man. Jeez, dito merong mukhang may mamamatay. Diretso lang yung pasok. Thumbs up dito, thumbs up doon. Look at the Minotaur. He might actually go double kill na dito yung stop on ating speed. Papa B, medyo nanganganip! Nako, si Papa B. Nahuli si Papa B. Kulang na lang si Papa B, ladies and gentlemen. At ang nangyayari dito, Lady Luster. Ang tawag dito, pare Koy, the great defense is your great offense. Yes. Walang ginagawa. Kahit nga mag-one hand lang siya, kayang-kaya niya maglaro eh. Exactly. Oo. Sabing play safe talaga dito si Miss Nadine Lustre, and actually it helps his team as well. Totoo. Actually kasi kahit wag nang umatake si Ma'am Nads, pwede nga siyang mag-Instagram eh. Pero nahuli ata dito si Mavsi. Medyo pulado siya dito, ladies and gentlemen. But he is alive. Meanwhile, Lady Luster, tamang FB-FB lang, tamang IG-IG lang, Twitter-Twitter lang, yes. Chillax lang. Oh. IG stories nga talaga dito, but look at Papa P, gumigil nga sa lahat ng mga kasama ng mga bida. Oh. Masyado na nga siya dito ang makunat, pero look at LeBron with a zoning out onto the back lanes. Kaya nga kaya, well do dito, papasok Chin Valdez na mga nganip, mukhang mamamatay. Tignan mo yung ginagawa ni Lady Luster dito, pinipicturean niya lang yung mga kasama niya na nagka-clash eh. Tamang selfie lang. Tamang selfie lang eh. Kumbaga, pag pinalo nyo siya sa Twitter, makikita nyo rin yung mga fans club niya ipopose eh. Nadine, being safe on the tower. Parang ganun eh. Very, very safe nga talaga, paring Manjin. Pero dito, yung mga kontrabita, may papasok, mamamatay si Nakil. Meron pa nga yata ang susunod. Look at the abyssal arrow will be able to connect dito kay paring Chin Valdez. Chin Valdez falling down. Lex Aterra Malad. Dax! Dax na Dax nga talaga. Dito yung Selena ni paring Selena. Ang maganda kasi dito sa lineup ng bida, paring Cole, mayroon silang instant poke na manggagaling kay Kuya Pain. Exactly. Pero look at that. Kumbaga, walang-wala na talaga doon yung Selena natin. Pero habang merong revitalize dito si paring LeBron, kaya nilang magstay as long as they can. Yun talaga ang plano, paring Rob Luna. Tamang revitalize lang as the Uranus is falling low. May sinipa na naman dito si paring Cho. The Kimi will fall, but yes, I guess the Bidas, they are still alive. Lady Luster dito, tamang swag lang with 7 assists kakalakad. Kumbaga, ito si ano eh, ito yung fangirl mo na chinichir lang ng chinichir yung mga kampi mo. Yes, but look at it dito. May marang gustong magkaroon ng setup sa may bandang likod ng mga bida. Yun na si Nakilhead. May tatamaan ng Jeet Kune Do. Pero dito, yung maladaks nating si Lex Aterna will be able to defend yung mga tropa nating bida. Medyo biten, pareng Rob Luna ang nangyayari dito. Lex Aterna, ang daming nangyayaring clash. Ladies and gentlemen, bahala na kayo makipag-clash-clash dyan, sabi ni Mavsi at saka ni Madam Nads dito. Si Mavsi, sumusuntot paminsan ng isang kill eh. Gusto niya rin umaksyon eh. Kasi sabi niya, pumunta naman ako dito para umaksyon eh. Totoo yan, pero sabi mo nga, bago siya umaksyon, laging may kasamang proteksyon ng mga tangke. Dito may tatalon, si LeBron ay mawawala. May kalabog pang kasama dito si Minotaur. Dalawa ang mamamatay sa mga bida. Parang gusto na nga yata nilang sumugod. Sa likod lang si Miss Nadine Lustre, hindi siya dito nagpapatinag. Ayaw magpapasok at siya na lang yung passport. Grabe! Nalang tira! Sabi, grabe naman dito! Paring Rob Luna, ubos ang mga bouncer. Kumbaga, itong kontrabida, kasing laki ng JD Fans Club. Totoo. Pati yung mga bouncer, hindi kaya. Sabi pa nila din dito, total mid lane lang naman eh. Base na lang kaya ako. Parang ganun eh. Pwede, di ba? Pwede naman eh. Yes, yes, yes. But look at dito, si Mavsi Nakilhead will be able to kick si paring LeBron. Makakatakas with a wild charge, but Chin Valdez trying to chase in, killing spree na siya dito. Paano na to, paring Manjin? Yung mga bida, onti-onti na silang napupush doon sa base nila. Sa tingin ko, paring Rob Luna, kailangan na ata ang protection ni James Reed. Yes. Parang piling ko bitin sa energy ito, mga kampe ni Madam Nadine Lustre. Energy gap, kumbaga. Energy gap nga talaga. Kailangan na kailangan dito ng mga bida. Look at Fake. Doing some damage, but not enough. Tinatangke lang lahat ng damage nung normal attack nung Kimi natin, nung mga tangke ng mga kontrabida. Yun na nga eh. Tsaka grabe to, kung titignan mo, yung camera natin nakapokus sa mukha ng mga bida. Yes. Kay Mavsky, tsaka kay Madim, kay Madine
Nadine Lustre. Yes. Swerte mo naman, Mavsi. Oo naman. Pero tignan mo naman dito, Maring Manjit. Gaano sila ka-relax? Relax na relax lang eh, no? Natingin mo naman si Mavsi. Initiate retreat. 209 pa yan. Maganda rin kasi yung lineup ng kontrabida kung iisipin mo eh. Tatlo sa kanila ang pwedeng pumick-off. Yes. Oo. Pero yun ang mga kaibigan dito. The damage coming from Davida, lahat medyo napofocus doon sa Kimi natin. Kaso nga lang, sobrang kunat ng mga bouncer ng kontrabida. Sobra, sobra ka dyan. Again, you have a Gushon, you have a Gwede Beer. Oh, Jim dito, pasok doon. Masyadong malalim pero nagpakalabog yung tropa natin si Weegee Borg. Weegee is dito, makakahuli na sila. Dalawa ang patay sa mga bida. Kasama pa rito si Papa Bill. One point na rito ang mga kontrabida. Mr. Nadine Lustre has actually been taken down. Tatalon dito si tropang Mavsi, Weegee Borg and Naki Len. Masyadong mababa ang buhay, Paring Manjin. Ang pagkakamali, ladies and gentlemen, Lady Lustre going down and one point para dito sa side ng kontrabida. Nice move mula kay Nakil Head, Malcoy. Yes. Grabe yung ano eh, yung opening na pinapakita rito ni Nakil. Totoo, totoo. Tsaka kasi kung iisipin mo, again, tatlong option nyo para pasukan dito si Lady Lustre. You have the Cho, you have the Gushon, and you have Mavsi, which is yung bida din. I think kailangan ng lumaban dito ni Lady Lustre eh. Kumbaga, sapakin niya na yung mga kalaban. Ayan o, ganyan na. Pumapalag na, oo. Oh. Pumapalag-palag na dito, pero si Papa B masyadong makunat. Look at the last insanity ng tropa natin dito. Ibos Roar nga yata. Ito si Heavy 012. Paring Manjin, sino mamamatay? Nagkaroon ng rambulan, mga kaibigan. Sumala ko si Heavy dito. Lady Lustre! Lustre holding down. That's gonna be a 2-0 na laban ng point system natin. Kontrabida having a 2-lead laban sa mga bida. Mavsi still hindi pa rin namamatay. But Knuckle Head, mapapatay siya ni Kapitan. May susunod pero hindi humihinto ha. Yung mga kontrabida, dire-direcho. Medyo malalim si Papa B. Look at Chin Valdez going in with the incandescent. Makakahabol pa nga yata pero tamang back out na muna onto the sidelines. Sobrang confident dito ng team kontrabida. Pero kung titignan niyo yung mapa natin, yung buong mapa nila, inuubos na ng minions. Sabi ng team bida dito, kami ang minions. Oo. Wala kaming pakisakil. Magaling yung minions namin. Pero yung mga kampi ko, hindi. Ay, yun. Yun yung medyo magiging mahirap pala on the side of the kontrabida. Yes, damang sila ng 2 points. Pero yung mga minion waves, dire-diretso. Diretso lang. Exactly. So, by possibility na may isa sa kanilang kailangang mamatay, or siguro pwede silang mag-depth once na umabot na sa tier 3 turret. Totoo, yes. totoo. Pero again, ang puntos dito na pinaglalabanan ay kung ang bida ba ay makukuha as Mavsi will go for the magic charm and the spatial migration. He is falling low. Mavsi is going down sa team ni Nadine Lustre. Mavsi, masyado kang batang pasaway. Pag batang pasaway, hindi pwede lumiko. Hindi pwedeng lumiko. Pero dito, yung mga bida, Mr. Nadine Lustre is actually going in. Pinapasok siya dito ni Papa B. Pero siya yata yung masusunog sa kamay ni Heavy 012. Masyadong malalim. Masya, tunaw at tunaw ang taba, mga kaibigan ni Papa B dito doon sa nangyaring laban. Ito na ata ang gustong comeback ng team Bida, pare Koy. Yes, what a comeback nga talaga dito. Though, lamang pa naman ang isang points dito si paring Mavsi. Pero ito, sila na ngayon ang nasa back foot. Sila na ngayon ang dumidepensa. Tignan natin dito, mga kaibigan, kung paano makakabalik pa sa kanila yung mga minion waves natin. Diretso lahat sa base ng mga kontrabida. Diretso lang, mga kaibigan. Bawal lumiko, tabla ang ating laro. Parehas lamang 23-23, ladies and gentlemen. Sino ang unang tutumba? The arrow na tumama, mga kaibigan. Tunaw na naman. At taba, eto. Ang ganda, minuman si Yuri sa apat. Terry Jeremy, yes. Mayroon ang follow-up na magaganap. Last insanity. Ang sabog ang mga mukha. Pero napalaban na lang sila dito. Lady Lustre, napat ka na. Mavsi! Mamatay siya dito. Pedro with a winter transition. Pero hindi enough yun para ikaw mabuhay. Siya'y mamamatay. Wipe out ang mga kontrabida. Mavsi, Team Mavsi, kaya pa kaya? Tabla, wipe out, upo. Mga kaibigan, Heavy 12, Lex Aterna in pain, pushing the tower. Actually, nagpapa-execute sila kasi again, kailangan lamang ang inyong puntos. Yes. Kailangan lamang ang inyong puntos dito, paring Rob Luna. Exactly. So, technically, hindi nila pwedeng bastang tapusin.
Kasi it's as of the moment, mga kaibigan. 13 minutes into the game, tabla ang Blab, ang miss na din Lustre, and also Mavsi. Unless, paring Rob Luna, maging 3-2 yung score, tapos pwede mo mabasag. Pwede. I think pwede na yun. Basta't lamang ka. Yes. Basta't lamang ka. Saka mukhang nakukuha na dito ng team na din Lustre yung rhythm ng bawat isa. Nagkakaroon na sila ng chemistry. Kumbaga, nagkakilanlan na. Oo. Parang chemistry lang nila ni James Reed. Yes. Parang gano'n na. Nawala na yung energy gap, parang Magic. Nawala na yung energy gap. Luat Lebron. Oh. Nako, tinamaan ang pahanana naman dito, ladies and gentlemen, pero si Mavsi ang best target dito. Lady Lastoy, Jim Valdez, gumugusto. Pumapasok sa likod. Pero uli pa si Lady Lastoy dito, hindi, buhay pa din si Madam. At grabe, nakawala si Madam doon, parang outfall lang, the one that got away. One that got away nga talaga dito, mga kaibigan. That's the name of the game. Pero hindi natin makakaila si Maladax, si Tropang Lex Aterna. Lahat ng arrow niya dito ay tumatama. Plus insanity, may mamamatay. Double kill dito, Lex Aterna, as well with the exit to the board. Sino pa nga ang susunod? Papa B na lang ang natitira sa mga kontrabida. Lamang na ng isang puntos ang team na Dean Lustre. Hindi magpapatalo, ladies and gentlemen. Mainit ang dance floor, kasing init ni Madam Nadine Lustre. Gusto na ata nila tapusin to, pari Koy. Pero dito si Chin Valdez, buhay pa rin naman. Siya dito ni Lex Aterna. Mukhang ito na, paring Manjin. Mukhang ito na ang katapusan ng Team Mavsi. Lamag sila rito. It's gonna be Miss Nadine Lustre! And Team Bida getting the victory para sa ating prot... Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act.